Okay guys, meron tayong i-repair dito na Sharp Acos 24LE155M ang model niya. Okay, so i-try natin isaksak. Okay, saksak na yan guys. Blinking ang kanyang standby indicator. Try natin i-power. Saan ba? Dito sa kabila. Dito sa kabila. Power natin. Try natin power guys. Okay, so hindi na natin ma-power. Yeah. So malamang ang sira nito guys is backlight, and then nag-protect siya. Paano nag-protect? Yung memory guys, kailangan i-reprogram, parang ganun. Protect ba 'yon tawag doon? Ah, basta. Tingin ko guys, may tama na yung kanyang backlight nito, or pasira na yung backlight. And then yung memory ay kailangan i-reprogram. Okay, so buksan natin guys, tingnan natin. Okay guys, nabuksan ko na yung TV. Pero bago tayo magpatuloy guys sa pag-repair, ay may tanong muna ako. Comment lang kayo para lang may mapag-usapan guys. So ang tanong natin guys ay after sex, ano ang sinasabi niyo sa partner niyo? After sex, ano yung sinasabi niyo sa partner niyo? Ayan, comment naman guys. I love you. Okay, so ito na yung guys, natanggal. Oh, so ito na yung TV guys, nabuksan na natin. Tanggal ko na yung kanyang casing, cover. Ayan, so ito yung motherboard. Control board, yung mga pindutan, keyboard, parang ganun. Ayan. And then ito yung power supply. So tingin ko guys, ay ang may sira. So tingin ko guys, ang may sira dito is yung kanyang memory. Lalo na kung ito ay medyo matagal na, kaya tingin ko guys na memory yan, kailangan i-reprogram. Pero i-check muna natin guys kung nailaw yung kanyang backlight, para kung hindi na nailaw ay palitan na din natin, pero kung okay ba ay i-reprogram lang muna natin. Okay, so tanggalin natin yung saksakan niya guys, yung sa dito sa backlight. And then, itest natin. Ayan, so ito. Iti-testing natin ngayon. Gamit tayo ng tester. Backlight tester. Backlight tester. Sana ba? So, ito. So, okay. Black is, kapag nagsama ang white at saka black, ang negative niyan guys ay white. Black at white pala. Kapag nagsama sa wire guys ang white, puti at saka itim, ang itim dyan ay positive, and then yung negative is, ang itim dyan ay positive, and then yung negative guys ay black. Okay, so tama ba? Kapag ka nagsama ang wire guys ng black and white, ang black nyan ay positive, white ay negative. Alright, okay, testing natin. So, ayan. Okay, tusukin lang natin yan. Yung isa muna. Ayan. Ayan, so meron tayong readout. Reading na 24.7. Tingnan natin kung saan ang may ilaw. Ayan. Nailaw yun. Dito banda baba. Nailaw guys. May ilaw. So may reading siyang 24.6. Ayan. Okay, next naman natin yung isang strip. Baka sa taas yan. Isa strip yan sa taas. So, bali dalawang strips yan. Okay, next natin. Okay, sa taas naman guys ay 24.8. Same. Nailaw siya. Ayan. Hindi makita dun. Okay. So, okay yung backlight niya guys. Ang reading niya, ang supply niya is 24.8. So, kailangan lang natin i-try or i-reprogram lang natin guys, kasi wala naman tayong ibang problema dyan. Sure naman guys na okay yung kanyang power supply. Sure ako dahil mostly guys sa mga Acos, Sharp Acos or Sharp ay reprogram lang yan guys.
Okay, ito tanggalin natin ito para may labas natin guys yung kanyang memory. Okay? Baklasin lang natin. So, tanggalin nyo lang itong kanyang flex ribbon. Dahan-dahan. Yan. And then, yan. Itong mga tornilyo. Screw. Para ma-access natin guys yung kanyang memory. Yan. Pero kung mag sisira pa rin guys, magkakaroon pa rin ng reprogram ganyan after a month or a week. Ayan. Kailangan na natin palitan yung backlight niya. So ang backlight nito ay yung maliliit guys, hindi siya yung may beads kasi ang nipis. Manipis lang ito. Yung 24 LE, ano ba yan? Yung 24 inches na sharp. Okay. So, ito na. Okay. So, ito na yung likod na kanyang motherboard. At yung memory niya guys ay ito. So, kailangan lang natin tanggalin yan. So, ano nga ang inyong madalas na sinasabi pagkatapos yung makipaglaro. Makipaglaro. Bawal ang KJ guys ha. Yung mga inosente dyan ha. I-mute nyo na lang. Huwag nyo nalang panoorin itong video natin. At siya nga pala guys, kapag bago ka pa lang dito sa channel natin at hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please subscribe naman guys. Baka naman. At palike na din itong video natin. So ito nga guys yung memory. Tanggalin natin yan. Okay, so ito na yung memory natin guys. At hindi ko mabasa kahit nakamagnify na ako. So ayan, 250. Ano yan, 64E 250 64E VS 1G. And then ilagay lang natin guys yan sa adapter niya. Ito na yung ating programmer guys at connected na yan. And then ito yung gagamitin nating adapter or adaptor. Yan. Ayan yan. Yeah. And then ilalagay natin dito yung ating memory. Yeah. Yeah, fix lang natin guys para mag-contact. Yan. And then dito sa computer, ano natin, retry natin. Ayan. Try natin guys i-identify, smart identify kung makikita niya. Ayan, so nakita niya na ang kanyang chip printing ay... Ayan. So W25Q. 64B V. Okay. Read nyo natin. Chip pin is detected poorly. Okay. It's either sira yung kanyang, pero it's either sira yung kanyang memory or hindi lang talaga maayos yung kanyang pagkakadikit guys. Tingnan natin. Dapat walang ganyan na error para maging successful ang pag-re-reprogram natin. Okay, ulit. Retry. Okay, chip pin pa rin guys ang error. Why? Retry. Ayan, nag-okay na siya guys. Read lang yung ginawa natin guys ha. Read error please. Ano yun? Sabi niya? Read error abortion reported.
So meron siyang problema dito guys na read error, operation aborted. So may problema dito sa kanyang memory. Okay. So yeah, hindi natin mare-read yan. Siguro guys hanapin ko na lang yung files ng para sa ganitong model. Hanapin lang natin. Ito. 24LE155M. 24LE155M. Ayan. So, ayan guys. Meron tayo dito sa meron tayong files ng binary niya. Open file location. Ayan. So, ito yun. Kopya. Copy muna natin. Lagay natin sa dito na lang. Ayan. Kung meron ka namang kopya, pwede mo naman nang iburahin agad ito. I-erase. Pagka naka-protect, i-protect natin. Lock. Ayan, successful. Na-bypass yung protect. Nen-read nga natin ulit. Dapat mag-successful yan para ma-save natin yung sarili niyang program. Ayan, so habang nagre-reprogram tayo guys, habang nagre-read tayo, comment nyo naman guys kung ano ang sinasabi mo sa partner mo after sex. Ayan, after sex, after maglaro. Ano yung sinasabi mo guys? Ayan, so talagang read error aborted pa rin. Ayan, so may problema ang kanyang memory. Burahin ko na. Ha? So erase. Erase na agad yan. Ayan, start erasing na. Nag-erase na yan guys. Start erasing chip, please be patient. It takes siguro mga 1 minute or mas mahaba pa. Yeah, wag na lang tatanggalin guys yung ating chip dito sa kanyang dito sa ating programmer. Ayan, so nag-successful na guys. Yan, kung i-read na natin ito, mababasa na yan, pero walang laman. So ayan guys, nabasa niya na kasi na-format na yung kanyang memory. Empty na daw guys, kanina hindi niya mabasa kasi ang tawag nito guys ay kasi hindi niya mabasa. Ayan. So good thing na mayroon tayong backup ng mga pin file ng mga TV. So i-open na natin guys yung kinopya natin kanina. Nandito sa D. Nandito sa pinakababa. Ayan, ito yan. 24LE155M bin file. So, okay. Open na din. Ayan, nailog na yan guys. And then, ipipindutin lang natin itong write. Ayan. Ayan. So, nagre-write na guys. At dinadala niya na dito. Ayan, hintayin lang natin matapos. Ayan, nag-start na siya mag-write. So, yan. Okay na, guys. Tapos na siyang mag-program. So, carefully, tatanggalin lang natin ito. Yung memory. And then,
ibabalik na natin kasi then testing tayo. Okay, so naibalik ko na guys yung memory. Baka hindi ka pa nakasubscribe guys sa channel natin, baka naman, please subscribe at palike na din itong video. Ayan, testing na natin. Saksak. Okay, kita nyo guys, green na yung kanyang indicator. Ayan, so naka-green na siya. So nag-on na lang siya, kusa. Ayan, so okay na guys, nag-automatic naman na siya na nag-open ng kusa. So reprogram lang. Bibigyan natin ito guys ng warranty na mga 3 months. Para kapag ka, halimbawa, mag-blackout ulit yan, hindi mag-on. Alamang, ang problema na nun guys ay backlight. And then, kailangan na naman tayong mag-reprogram. So, ayan guys, tapos ng ating repair. Hindi naman pala repair yun guys, kasi reprogram lang. Wala tayong ginalaw dyan, kundi yung ano lang, kundi yung memory lang. Okay, so ganun ang mag-format or mag-reprogram ng TV. Yan guys, kapag ka nakatulong naman itong video natin, please subscribe. Don't forget to comment guys kung ano ang madalas mong sinasabi. Kapag ka, pagkatapos mong makipag-sex sa partner mo. So ako guys, ang lagi kong sinasabi kay Mrs. pagkatapos makipag-laro. Ang sinasabi ko guys ay, Ma, yung pamunas, dali!